Ang alamat ng pinya ay nagmula sa isang kwento ng isang batang babae na ang pangalan ay Pina. Sila ay nakatira malapit sa malawak na taniman kasama ang kanyang ina. Ang kanyang ina ay masipag sa gawaing bahay samantalang si Pina ay tamad at laging pinagpapalibad ng mga gawaing bahay at tamad maghanap kapag may pinapaabot ang kanyang ina. Noong isang araw, inutusan siya ng kanyang ina na kunin ng kanyang sapatos sa ilalim ng kanilang kubo, ngunit nakita ni Pina ang kanyang laruang manika at siya ay naglaro. Nang maabutan siya ng kanyang ina na naglalaro, nagdahilan uli si Pina na hindi niya nakita ang kanyang sapatos. Dahil sa galit, sinabi ng kanyang ina na sana dumami ang mata mo. Kinabukasan, misteryosong naglaho na parang bula si Pina. Hinanap siya ng kanyang mga kalugar at ng kanyang magulang, ngunit hindi nila natagpuan si Pina. Patuloy na naghanap ang kanyang ina at hanggang sa nakita niya na may isang misteryosong bunga ng halaman na tila may maraming mata. At doon niya napagtanto na isinumpa niya ang sarili niyang anak na si Pina.